tayo ng ating activity para sa ating skincare routine. Okay, so ngayon, tatanggal lang ako ng aking makeup gamit ito na sa aking makeup remover, Purederm. So, nabili ko ito sa Watson Worth 87. So, first, kailangan magtanggal muna tayo ng ating after nito. Kasi gabi na po. So, after nito, mag-shower na ako. Then, papakita ko. Papakita ko. Wala akong may. Hi, hello. I'm back. I'm back. So, kanina, di ba, nabanggit ko na para mag-update na tayo ng aking skincare routine. Actually, parang night skincare or bedtime skincare routine. So, kanina nabanggit ko na nagtanggal muna ako ng makeup at ginamit ko ay itong aking Purederm Q10 makeup remover. So, after that, nag-shower ako. Then, still using this this facial wash by I-White. Ito nga ba yun? O, tama ito. Facial wash. So, may review na ako nito. Lalagay ko na lang sa description box. Then, syempre, bagong paligo tayo, malinis na ating mukha. Pero hindi pa rin tayo sigurado kung malinis na ka. Kasi, mostly, kahit naligo tayo, may natitira pa rin dirt, makeup sa mukha natin. So, just continue cleaning our face. Yan. So, sabi ko nga, be gentle or be good to your skin, di ba? Parang tao din na kung gusto mong maging healthy, baguhin mo yung ano mo, yung lifestyle of yung way of living mo, yung ang tawag to? Nautag ko yun. The way of living ng iyong kung paano ka kumain, di ba? Kung gusto mong maging healthy, syempre kakain ka ng mga healthy food. Yan, tapos magiging medyo ano ka sa mga pagkain. Kumbaga, stricto. So, ganun din sa skin natin. So, dapat love yourself or love your skin, di ba? Yun yung aking motto. Love your skin. So, kahit paano, bigyan natin ng time yung ating sarili, di ba? Hindi lang yung puro trabaho. O kaya, sabihin natin walang oras. Diba? Sabi nga nila, diba? Kung may, if there's a way, there's a way, diba? Kung ayaw mo, ang daming reason. Ganun lang yan eh. So, bigyan natin ng time yung ating sarili. Or dapat kahit paano inaalagaan natin. Diba? Yun, without further ado, sige, mag-start na tayo. So, yun nga, naligo na ako. Gumamit niya ako ng facial wash. So, ngayon, gagamit naman tayo ng, ito, Micelar. Cleanser din to. At the same time, makeup remover. Yeah, so, gamit lang tayo. Kagandahan nito kasi guys, zero alcohol siya. So, micellar water. So, cleansing at the same time, makeup remover. Saka hindi siya masakas sa ilong. Parang tubig lang. Pero nakakatanggal ang dirt. Maglalagay mo na ako nito. Nakalimutan ko maglalagay. Yan. Nagsuot lang ako ng headband para hindi sumasabog yung buhok ko. Pasensya niyo na ang aking buhok kasi ganyan talaga yung pag, bagong paligo, please. Yan, continue sa aking paglilinis. Yan, kuskus lang ang kuskus. Around sa face. All over the face. Lalo yan dito sa may eyelid, yung eyeliner. Then, huwag din kakalimutan ng leeg. Lalo yung isasama yan. Pantay sila. Tsaka hindi siya ganong magkakaroon ng kulubot, diba? As my age is 40, syempre nag-start nung magkaroon na wrinkle, ng medyo may pagkasaging, ng balat, yan. So, ngayon pa lang, dapat inaalaga mo na yung sarili mo kasi baka mukha ka lalo matanda. Yan. Okay. Then next, dahil nga sa syempre, cool day ka ng trabaho, medyo dehydrate na yung skin mo. Nagkalagay pa rin ako nito. Itong aking favorite ng Celetech, Hydration, Hydrize, Moisturizing Mist. Nagkalagay na tayo ng konti. Kasi lang. Kasi, sorry. Pero wala naman siyang amoy doon. Then, itatap-tap mo lang na ganyan para i-absorb ng inyong skin yung
hydrolyzed moisturizer. This. Yan. Yan. Pagtuyo na siya, may isa kasi akong routine. Siguro 3 times a week, gumagamit ako ng facial mask. So, katulad ng mga ganito, yung mga instant mask. So, meron tayong ginawang isang DIY facial wash para sa anti-wrinkle. Kung gusto nyo malaman, ilalagay ko na lang yung link sa description box. So, pwede na rin naman tayo gumamit ng mga instant na face mask. Kaso nga lang, nakagamit ako kagabi, kaya hindi na mapapakita sa inyo. Siguro next time na lang, no? Yun. So, after natin maglagay ng moisturizing mist, so face mask. So, nakapaglagay na nga ako kagabi. So, baka ma-over. So, next, sa ilalagay natin is second night ko na siyang gagamitin. Si Garnier Light para sa to brighten your eye roll. Brightening eye roll. Oh, laksap sa lamin. Ayun, so, ayan. Ang ebidensya, diba? Ay ba, hindi ko alam kung paano matatanggal yan. Ayan, so mag-roll lang tayo ng ganyan. Second day ko na to, ah. Tingnan natin kung may effective. Sa, kiniklaim niya kasi within 14 days, magbabrighten up na yung dark eye, under eye circle. Yan. Ang gusto ko nang mawala is yung pagka-puffiness niya. Alam mo yun? Diba, oh? Pwede nga lang higupin niya. Yan, i-roll mo lang. Masarap siya guys kasi malami. Okay, i-roll mo lang na ganyan. Parang minamassage mo na. Yan. Leave it there. Aga sa matuyo, natutuyo naman siya. Ina-absorb nung ano. Actually, pangalawa ko na nga pala ito. Yung una, ito, nabili ko ito sa US. Ang pangalan niya is Skin Nutrition. So, para naman sa age-defying dark circle and puffiness serum. Wala akong makita na ito dito. So, ito lang. Tapos, yung isa kay L'Oreal. Sobrang mahal naman. So, ito yung pinakamura. So, ito, itatry muna natin. Diba? Isa pa. Yan. Then, next. Then, yung ating next na gagamitin is any kind of moisturizer na meron kayo. As long as nag-moisturize kayo. So, ako naman, ang gamit ko is itong si Instant Moroccan Argan Oil made in Swiss. Swiss made of Swiss. Yo, so, kiniklaim niya is for repair and rehydration, then revitalize. So, ito, pwede siya sa skin, face, sa body, then sa buhok. Pwede siya. So, nabili ko ito sa SM. Worth 700. Then, I'm still using this for almost 2 months na. So, medyo madami pa siyang laman. So, ganito yung kanyang itsura, kanyang consistency. Oh, yan, para siyang oil talaga siya. Oil? Diba? Oil siya, na clear. Mabango yung amoy niya. Yan. Then, madali siya i-absorb ng balat. So, ganyan nyo lang. Then, itap nyo sa lagay nyo sa inyong mukha. Then, i-massage nyo lang ng konti. Ganda niya sa mukha. So, kasi ginagamit ko rin. Natry ko siya minsan gamitin sa maging base bago mag-makeup pero parang hindi maganda. Lalo lang nag-oil up yung mukha ko. Ayan. Then, sa liig. Hindi siya pwede sa ano. Sa gawing base or primer or yun. So, sa gabi ko lang siya talaga din ginagamit. So, ayan. Yung massage. Ang buong mukha. Pati ang liig. Matitira sa kamay, sa buho ko nilalagay. Parang hindi ka anong crazy pagising sa umaga. Pero kung wala kayo na ito kasi nga medyo mahal, yung ordinary na lang na moisturizing ang gamitin nyo. Basta make it sure na makapag-moisturize kayo bago matulog. So, like what I said, hindi everyday na ginagamit ko same. Isa kasi, ito, si Olay, o kaya itong si Total Effect. Yan. Isa niya. At may isa pa akong favorite na moisturizer, itong si Vitamin C. Bigay lang din sa akin to. So, ito maganda. Mabango din. May orange. So, talagang Vitamin C nakapagpapaputi. So, ano pa? Ayun. Pwede na tayo matulog. Dahil may pasok pa tayo bukas.
So, yun lang guys. Kung nagustuhan mo ulit yung video na to at nag-enjoy ka, please give some thumbs up. Then, kung bago ka sa akin channel, please don't forget to like and subscribe. Then, follow mo din ako sa aking Instagram and Facebook. So, lahat ng ginamit ko ditong product, ilalagay ko na lang sa description box. Okay? So, thank you again for watching and see you on my next video. Bye!